Bongbong Marcos is a distinct president of this republic, kahit anong sira ninyo. Kung sinasabi ni Pangulong Duterte na mahina at hindi siya bilib, on BBM Week Leader, ako nakuha ko to, na-quote ko ito sa BBM is my president 2022. Okay? As a governor, tinulungan niya ang Ilocos Norte na maging kauna-unahang international standard operation, okay, province in the Philippines. Yan ba ang hindi natin kabibiliban? Pero pinangalandakan ba yan ng mga Marcos? Wala. People of Ilocos Norte can testify how he is strong and good leader. Hindi ang mga taga Davao, hindi ang taga Iloilo, hindi ang mga taga Bacolod, hindi ang mga taga Manila, hindi ang mga taga Mindanao, hindi mga taga Visayas, but the people of Ilocos Province. Tayo, sinasagot lang natin bilang supporters. Kasi tapa na eh. Parang lugmok na yung tao. Simula pa sa issue ng tatay niya. Di ba? Until now ba naman, apak-apakan pa ng isang tao na itinuring niyang kaibigan? Na kung tutuusin, isa din sa mga pamilyang nagtulong sa kanya para maluklok siya sa kapangyarihan? Sabihin man natin na influensya ng mahal na Pangulo. He is a brilliant president. Pwedeng sabihin hindi ako na-influensyahan. Pwedeng sabihin na-influensyahan po ako. Pero bakit sabihin niya na-influensyahan siya? Ilalablab na ba yung mga tao sa paligid niya? Sana nunoon pa yan. Sana hindi kayo nakipag-alyansa, hindi kayo nakipag-meeting sa mga taong kurat, sa mga taong drug addict. Kasi whether you like it or whether you like it very much, Bongbong Marcos is a distinct president of this republic, kahit anong sira ninyo. Ngayon, sinasabi nila na walang nagawa si Bongbong Marcos sa Senado. Na walang nagawa. But you know what? Pwede po nating pabuluan yan. Record shows. Huwag nating linlangin ang taong bayan. Leges accomplishment, 15 to 14 Congress as of 13 June 2016. There is what we call 52 bills enacted into law. Mayroong 439 bills and dissolution offered and co-authored and sponsored. Ha? Nandyan yung sangguniang kabataan postponement, election postponement. Nandyan yung expanded senior citizen act. Nandyan yung tinatawag na election postponement to the last Monday of October 2016. Nandyan yung Student Athlete Protection Act. At ang dami-dami pa, record shows. Pwede naman nating bisitahin ang portal ng Senate. Or pwede naman nating basahin ang First Congress yan ha. First Congress. Ang Second Congress pa. Mayroong Third Congress pa. Ha? Sa 14th Congress, ilan ang batas na ginawa niya, na author niya? 60. Total number of bills and resolution filed, authored, and co-authored by BBM. 14th Congress, 60 authored. Yung mga bills, there are 11 co-authored. Total, 21 bills and resolutions. Yung bills pa lang yan, ha? Nung 14th Congress, yung bill na naipasa, authored siya ng 60. Co-authored siya ng 11. Hanggang sa umabot, there are what we call 21 bills. Yung resolution, 22. Co-authored 44, a total of 66 resolution nung 14th Congress. Nung 15th Congress, 34 co-authored ng bills ang ginawa niya. 34 authored, 17 co-authored, 51 total ng bills na ginawa ni Bongbong Marcos. Ang resolution 5, siya yung author, tapos co-authored 29. There is what we call 24, a total of 24 resolutions. 14th to 15th Congress, a total of bills, 122 bills and 100 resolutions. Now ngayon, yan ba ang isang public officials na walang nagawa? Kawawa naman ang tao. Huwag naman nating lituhin sa mga matatamis na mga salita. Ngayon. Spoil the ones you love with timeless pieces, sweet sentiments, and heartfelt. Sa summary niya, legislative status, 14th Congress, yung bills, laws, into law, 28. Yung bills authored and bills sponsored by BBM as chair of the committee, 78. First, 14th Congress. Tapos, 15th Congress, 34, a total of 114. Adopted resolutions, 43. Noong 14th Congress, yung 15th Congress, mayroong 23, a total of 66. Yan ba yung walang nagawa? Yan ba yung weak leader? Kung weak leader, bakit pa sabihin niyo sa taong bayan? Ang dali magsalita, because the word of the president can really influence the mind of the Filipino people. But you know what? Sana, yung hinihiling ko sa mga kandidato, maglabanan kayo sa plataporma ni gobyerno. Ngayon, sino ba naman ang akusahan na cocaine, gumagamit ng cocaine? Si Manny Pacquiao? Si Lenny Robredo? Si Esco Moreno? Si Ting Lacson? Si Bongo? O klarong-klaro ng statement ng Pangulo ay napapakatama kay BBM? Now ngayon, for example, hindi si BBM ang pinaparatangan na isang presidential boss na gumagamit ng cocaine.
iba yung naggamit. Tapos na, for example. Tapos na eh. Hindi ba pwedeng magkaroon ng panibagong buhay ang tao? Ang tao na inaapak-apakan sa mundo ng politika, yung walang hangad kundi yung ibangon ang dangal ng Pilipinas at magiging maganda sa mata ng international community. Paano ako nakukonvince that I will not vote President Duterte for Senator because of that statement? Before, I really admire the wisdom of the President. Kung taktika naman yan, hindi po magandang tactics yan. Sa totoo lang. Now, kung mahina, kung hindi bilib ang taong bayan sa kanya, lalong-lalo na ang Pangulo, why nagawa niyang magiging first international standard operation ang province ng Ilocos Norte? Naging congressman si Bongbong Marcos. Okay? He crafted laws that are beneficials not only to his province but to the entire nations. Ini-disregard na lang ba natin yun? Dahil lang sa isang statement ng mahal na Pangulo na hindi believe ang mahal na Pangulo? Nakakalimutan ba natin ang mga ganyang batas? Tayo kasi mga ordinaryong Filipino, we don't care about the batas na ginapas ng Congress at saka ng Senate. Hindi natin binabusisi kung sino yung author, kung sino yung co-author. Basta tayo, makapagbigay lang tayo ng hindi magandang reaksyon sa kandidato. There's no perfect candidates, but it's so unfair. Alam niyo sa totoo lang, kung halimbawa nag-decide ako na hindi ko bubutuhin si Bongbong Marcos, at ito yung matitake ko, mas butuhin ko na lang si Bongbong Marcos. Why? Kasi inaaping-api talaga siya. Nakikita ko. Nararamdaman ko yan. That is the reason why that, okay, naging senador siya, he crafted laws that were beneficial to the nations. Nirevise niya yung tinatawag na BBL. He defended the OFWs in the Laglag, Bala, and Bukas, Balikbayan Box scandal. Most of my followers are OFW. Isa si Bongbong Marcos na nakipaglaban para masawata ang tinatawag na dagdag bala, Bukas Balikbayan Boxes. Revising the BBL, yung Bangsamoro Basic Law. Na sinasabi nila anti-Muslim daw si Marcos. Kung si BBM spoiled brat, he could not possibly be a spoiled brat. Mahirap paniwalaan na maging spoiled brat. Why? Okay? He could not be possibly be a spoiled brat. He was encouraged. Katunayan, nag-enroll si Bongbong Marcos. In-encourage siya, hinikayat siya ni Pangulong Ferdinand Edralin Marcos to join the super elite Scout Rangers until po, at this point of time, pinabulaanan pa rin ang mga kalaban nila sa politika. Na hindi daw totoo na nag-training itong si Bongbong Marcos. But why is it that there are some statement coming from the generals during that time who knows really well na nag-training po itong anak ni Ferdinand Edralin Marcos sa Scout Rangers? Elite training. Ha? Na kung saan yung mga Rangers which has a brutal training regimen. If he was spoiled, his parents would not have wanted him to endure hardships. Ikaw ba naman, presidente ka ng Pilipinas, nakikita mo bang nahihirapan yung anak mo? But you know what President Ferdinand Edralin Marcos did? In-enroll sa tinatawag na Super Elite Scout Ranger. Hinayaan niya yung anak niya na i-endure ang pain, ang hardships, ang trials sa mga panahon na yan. Pag sinabi naman nating weak, meron naman dito nagsabi that just like President Rodrigo Roa Duterte, he was one of the first one to arrive at the scene after Yolanda devastated Tacloban City. Can you just imagine that? Isa si Bongbong Marcos ang nagresponde, hindi lang po si Pangulong Duterte. But na-highlight sa mainstream media si Pangulong Duterte. But when it comes to Bongbong Marcos, dahil kalaban sila ng mga oligarch, dahil kalaban sila dahil itong mga mayayaman na ito ay isa sa mga nahilan kung bakit napatalsik, inagaw ang kapangyarihan sa mga Marcos. During that time, kasi sabi sawa na ang mga Pilipino, never again, palitan na. So what happened? Sa balitang politika naman, para kay Senator Manny Pacquiao, isa sa ilalim daw ang lahat ng mga opisyal ng gobyerno sa drug test kapag ito ay palarin na manalo sa pagkapangulo ng Pilipinas sa darating na 2022 elections. Sinabi nito na magiging mandatory ang nasabing drug test sa lahat ng mga nais na magtrabaho sa gobyerno. Kabilang na rin dito ang mga sumailalim na sa drug rehabilitation na nagdesisyon na iwanan ang nasabing bisyo. Maging ang sarili nito ay handang magpasa ilalim sa nasabing drug testing. Magugunit ang ibinunyag ni Pangulong Rodrigo Duterte na isang kandidato sa pagkapangulo sa 2022 elections ang gumagamit umano ng illegal na droga na cocaine. Samantala sa kagaya pa rin balita, hinamon din naman ni Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso ang lahat ng mga tumatakbo sa pagkapangulo na sumailalim din sa drug test na isasagawa ng gobyerno kung sakali. Kasunod ito sa naging pahayag ng Pangulong Duterte na isang kandidato raw sa pagkapresidente ang gumagamit daw ng illegal na droga. Dagdag pa ng alkalde na bilang isang kandidato sa pagkamangulo ay walang problema sa kanya kapag ito ay sumailalim daw sa drug test. Nakakasiguro daw ito na hindi siya nakatikim ng illegal na droga sa buong buhay niya. Samantala, tiniyak ang iba pang mga presidential balls na sina Vice President Leni Robredo, Senador Ping Lacson, Senator Bongo na handa naman silang sumailalim din sa drug test kahit hindi ito hinihingi ng batas. Ayon naman sa Chief of Staff
ni dating Isidoro Bongbong Marcos na si Attorney Victor Rodriguez, hindi naman ito ang tinutukoy ng Pangulong Duterte. Ang presidential aspirant din na si Leonel D. Guzman ay naghamon din na dapat pangalanan ng presidente ang inakusahan niya na gumagamit daw ng cocaine. Kaugnay pa ng naturang usapin, nilinaw naman ng Commission on Elections na hindi kasama ang paggamit ng illegal na droga para tuluyang ma-disqualify sa pagtakbo sa halalan ng isang individual. Sinabi ni COMELEC spokesperson James Jimenez na sinubukan na noon nila na ipasa ilalim sa drug test ang mga kandidato subalit hindi sila pinayagan ng Korte Suprema. Nakasaad lamang kasi sa Omnibus Election Code na maaaring ma-disqualify ang isang kandidato kapag idiniklara ng otoridad na siya ay hindi karapat-dapat o may problema sa pag-iisip. Reaction nito ng COMELEC sa naging pahayag na rin ng Pangulong Duterte na mayroong isang kandidato sa pagkapangulo ang gumagamit umano ng ilegal na droga.